panibagong araw, panibagong video na naman, panibagong kalokohan, pero hindi tayo maglolokohan ngayong araw. At may kasama tayo sa araw na to, si C. Si C yung gagawa ng ating embutido. Tuwan niya tayo kung paano gumawa ng embutido. Sa to lang, si C yung mga nagluluto dito. Tayo ay kunwa-kunwarian lang na nagluluto. Ayan yung mga ingredients natin. Ayan, medyo nahiwa na niya lahat. Medyo. Ayan, nagkagamit siya ng hotdog. Ito yung giniling natin. Pork yan or beef. Beef yung gamit niya. Bell pepper, red and green. Next is carrots, egg, breadcrumbs, at saka pickles. Saka yun nga, yung bawang at sibuyas. Hindi ko rin alam kung paano gawin to. Tignan na lang natin kung paano gawin si... Let's go! Mga kagaw-gaw, batang Riga yan. Mga kagaw-gaw. Batang Riga. Shoutout sa mga taga-Riga. Shoutout sa mga taga-Riga. Dati kaming nakatera dyan. Ngayon sa South, sa South Sua na. South Sua. Yan, sa hotdog, kahit anong brand yung kung gamitin nyo. Ito chicken to. Ito chicken yung ginamit natin. Chicken ba ito? Oo, chicken yan. Chicken francs. Kasi yun yung uso lang dito sa Dubai. Yung mga mumurahin lang. Ang next nating hiwain, yung itlog. Yung hotdog, bali, hiwa lang siya sa gitna. Ito ating. Yung itlog, naman, paano hiwa ang gagawin mo si? Sa apat natin siya yun. Ate, lang nakatayo. Tayo na tayo ang itlog. At ngayon mga kagaw-gaw, binuksan na natin yung ating minced beef. At ayun na nga, nilalagay na niya yung ating bawang. Bawang, uno na nga yung minced beef. Next, nahalo ay yung sibuyas. Dadagdag pa tayo ng itlog. Bukod dun sa nilagang egg, meron siyang itlog. Ayun, nag-itsa pa nga siya. At halo-halo pa rin tayo. Parang yun sa lumpia lang din siya. Parang pag maglulumpia. Pero sa pagkakataong to, yung butido ang ating gagawin. Ito yan, breadcrumbs yung ating next. Ating spice. The flavor. At mga kawaw-gaw, huwag niyong kalimutan yung mga pampalasa tulad ng asin, paminta, or kung meron kayong ginisa mix at ang tawag dito, magic syrup. Pwede. Optional, nasa inyo yan. Pinaghahalo-halo. Kunti pa daw. Magdala natin ang breadcrumbs. Next na ilalagay, yung pickles. Bumili lang tayo nung nasa garapon. Sa pickles daw, mga 60 spoons. Yung iba talaga hindi na gumagamit ng pang-measure. Kung sa tingin lang nila na okay na, yun na yun. Basta isa puso mo lang yung ginagawa mo, magiging masarap yung lulutuin mo. Next ingredients after ng pickles ay paminta. Ayan, pamintang durog lang. At halo-halo ulit. After ng paminta, lagyan natin siya ng asin. Next, lagyan natin yung ating optional na ingredients. Yung ginisa mixed or balik sarap. Ayan naman, bahala kung yung gusto nyo. Pwede rin namang hindi. Dahil nag-asin at paminta na rin tayo. Nagdag lasa lang. Next guys, yung ating red and green bell pepper. Christmas na ang ating kulay. Konting panahon na lang, Pasko na, Merry Christmas sa inyo in advance. Lagay na natin agad yung ating carrots. Hindi na natin siya hindi sa maliliit. Ang ginawa natin ay yung pang-grate ng cheese, yun yung ginamit natin. Tapos halo-halo lang. Lagay natin. I-distribute lahat. Sa laman, yung mga gulay, at yung mga sahog, at yung pampalasa. Next, ito rin yung isa pa natin ingredients, yung tomato sauce. Konti lang. Yung sapat lang. Huwag tayong susobra kasi lahat nung sobra, masama. Ito na nga namin sinasabi sa mga video o mga vlog na kung ano lang yung meron tayo, yun lang din yung gagamitin natin. Huwag tayong mapaghanap. Makontento. Yun, dapat makontento tayo. Sana guys, may napupulot kayo ng aral kahit wala. Pag nagluluto si C, tinitikman niya kahit hilaw. Kahit hilaw. Kaya titikman niya kung anong lasa ng embutido niya. Ano, okay naman. Hindi tayo ma-raisins. Pero optional yung raisins kung gusto nyo. Sa may mga gusto dyan. Pero sa akin kasi, o yung iba dito, ayaw naman nila ng raisins. Kaya hindi na kami bumili. Hindi na namin dinagdag. Ito na lang. Bibilutin na lang natin siya. Sama yung hotdog at yung...
Next step mga kagaw-gaw, magbabalot na tayo. Lalagyan na natin siya sa aluminum foil. Lagyan na natin yung kanyang ang itlog at hotdog. Magkatabi. Laging magkatabi guys ang itlog at saka yung hotdog. Dalawang hati ng hotdog. Bali isang buo siya. Tapos isang buong itlog. Yung apat yan. Dinamit na yung apat. Nagbalot na. Nagbilot na. Steam. After may steam siya, kung gusto niya na ipiprito, pwede naman natin siyang iprito. Paghandaan sa mga piyestahan, nakakamiss talaga yung mga pagkain sa Pinas. Pag mga handaan, mga ganyan, no? Sa sarili ng bangos. Masarap. Yun lang, mga kagaw-gaw. I-steam natin, papakita natin mamaya. Babalutin lang namin itong iba pa. Yay, let's go! A few moments later. Hanggang 8 siguro yung magagawa ng ating mixture ng embutido. After nyan, mag-steam lang tayo. Oh, na isang ganito magkano yung mga binibenta sa Rizal? Okay, so 10? Oh, 12. Ah, sabay, soon 12. Sa amin siguro, benta lang namin mga 8 lang. Isang ganito, sulit na sulit. 8 lang. 8 dirhams lang mga kagaw-gaw. Order na. Like, comment lang. Kung gusto nyo magpasadya, isasadya kayong gawin ni si. Ngayon, lalagyan na natin. Lalagyan na ni si yung ating embutido. Ito eh, parang lagay ng siomay ito eh, no? O sa steamer talaga siya. 5 lang yung magagawa natin sa ngayon. By batch na lang. Mamaya ulit yung 5. Mga ilang minutes to si? Mga 45. 45 to 1 hour. Yun lang mga kagaw-gaw. Maraming salamat sa pagtutok. Ah, pagtutok. Hanggang sa uli, pagsama sa amin. Hanggang sa pagluto na ito. Hindi na natin pinakita yung ating prito o yung ating finished product. Pero mga 45 to 50 minutes, antayin lang natin at okay na to. Maraming salamat mga kagaw-gaw. Hanggang sa muli, please like, comment, and subscribe. Let's go! Welcome to Walang Lasang Pinoy!